Mayroon pong isang elder na lumapit sa akin nung sa mga previous district ko. Ang sabi niya, Pastor, pagod na ako sa lupang ito. Gusto ko nang dumating ang Panginoon. Pastor, tara mangaral para dumating na yung ating Panginoon. Yung tanong po yun, mga kapatid, ay hanggang ngayon ay hindi po nawala sa aking isip. Kung tayo po ay mangangaral, darating na ba ang ating Panginoon? Question niyo rin po ba yung mga kapatid? Ano po ba ang alam natin patungkol sa prophecy? Ang alam ko po mga kapatid, ang ating iglesia ay isa sa pinaka may magandang doktrina o turo pagdating sa prophecy. Name it sa Daniel, sa Revelation, mayroong Daniel and Revelation, ang dami po nating prophecy series. At marami po ang nangangaral. Ang dami tayong layman na nangangaral patungkol sa prophecy. No? Pagdating sa doktrina, sa prophecy, para sa akin po, sa naabot ng aking napag-aralan, wala nang masihigit sa itinuturo ng iglesyang ito. Ang tanong, meron ba tayong na-miss sa ating pag-aaral, sa ating pangangaral, o sa ating paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon, meron ba tayong na-miss? Isang tanong mga kapatid na tinanong ng mga alagad nung siya po ay narito sa lupa ay matatagpuan sa aklat ng Mateo 24. I think makaka-relate tayo kung tayo po ay interested sa prophecy, no? Matthew 24 verse 3. Ito po ang sabi, samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ang sarilinan, ang mga alagad na nagsasabi, sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon. Tatlo po yung tinanong dito mga kapatid. No, sa kung ating balikan ang chapter 23, inisa-isa po ng ating Panginoon yung mga events, yung mga succession of events prior sa pagdating ng ating Panginoon. Ano po yung mababasa natin doon? Nandun yung mga giyera, famine, tagutom, kapighatian, lindol, lahat yun ang mga physical signs. Subalit, pagdating dito sa chapter 24, ay na-interest, na-intriga yung mga alagad, tinanong nila, no? Sabi, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon? Mga kapatid, sa pag-aaral ng Adventist Theology, tayo po ay naniniwala na tayo ay nabubuhay sa huling kapanahunan. Kaya ang tanong ng mga alagad ay, kung mahalaga ang tanong nila, mas mahalaga po ito sa ating kapanahunan sapagkat tayo po ay narito na sa huling kapanahunan. Ang tanong, ang isang tanong na nag-strike sa akin mga kapatid, ay ang tanong, pwede po ipakita ang slides. Ayan, thank you. Ay itong tanong na tinanong sa ating, ang tanda ng pagdating ng ating Panginoon. What is the sign of Jesus coming? Ito po ang tanong dito. Ano ang tanda ng iyong pagdating? Napaka-specific.
So in other words, maraming binanggit na mga signs, pero may isa na gustong ipasagot ng mga alagad. Ano ang tanda? Plural, singular. Singular, what is the sign? Ano po ang ating sagot, mga kapatid? Kung ating basahin, gusto ko lang po i-cite yung buong isang talata, no? Sa buong chapter, isang talata lang ang pasagutin natin. Sa verse 24, ito po ay sikat na sikat sa atin. Ano po ang sabi sa verse 24? And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations. And then the end will come. Sa Tagalog po, at ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahahayag sa buong daigdig bilang patutuo sa lahat ng mga bansa. At pagkatapos ay darating ang wakas. Nung kami po ay last week, nung aking sinundo ang ating speaker sa evangelistic meeting dito, si Pastor Vincent, ang unang nag-strike sa aming conversation ay ang patungkol sa bautismo. Sabi niya sa akin, Pastor, galing ako sa Kenya, nag-baptize kami ng 140. Pero sabi niya sa akin, wala yun. Sabi niya sa Rwanda, nag-baptize sila doon ng 100,000. Kaya doon po yung kinopya yung ating Philippines for Christ. No, na hinati-hati yung goal sa Mindanao, 25,000. Sa Visayas, 25,000. Sa Luzon, 50,000. Something like that. Kasi gustong gayahin. Pero sabi niya sa akin, wala yun, Pastor, sabi niya sa akin. Sabi ko ba? Sabi niya sa Africa, they are baptizing 500,000. At ang sabi niya, wala yun, actually. Doon sa, basta somewhere sa area ng Africa, Kenya, so doon na part banda, sila po ay nagbibinyag na ng almost 2 million. At ang tanong niya sa akin, ilan kayo dito sa Manila? Ilan ang population? So kung ating po titingnan, mga kapatid, ang preaching ng gospel ay talagang nagpe-penetrate ng todo. Kung ako po ang tatanungin, I think we are in the Pentecost. Anong Pentecostes? Kasi nagbabaptize sa panahon po ng gawa, nagbabaptize po sila ng ilang tao sa isang araw? 3,000 in one day. Noong 2007 po, mga kapatid, ang ratio, hindi na po ako nakapag-update. So ang ratio po ng nababaptize na Adventist in one day ay nasa 2,700 something. At ngayon po ay 2018, 11 years na po nakalipas. Mas tumaas po ngayon. No? So sabihin natin siguro 4,000 is being baptized in a day. Para sa akin, Pentecost na po yun. Diba? Outpouring ng Holy Spirit, they are baptizing 3,000 in one day. And yet sa atin ngayon, we are baptizing 4,000 or more in one day. Ang narating po ng gospel, ang preaching ng gospel ay malayo na po yung narating. At maraming mga means, maraming mga mediums kung saan pwedeng maiparating ang pabalita ng ating Panginoon. Ngayon po ay sa internet, dati radio, television, internet, ngayon po ay sa internet ay very easy na lang magpabigay ng pabalita. Mag-live ka lang sa Facebook,
Pwede ka na mangaral. Napakadali po mag-share ng gospel ngayon dahil sa technology. Ang sabi ng talataan, this gospel of the kingdom shall be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. Ang tanong, lahat ng signs po, I think, almost ay nangyari na. Yung mga lindol, yung buwan ay magiging dugo, ang araw ay hindi magpakita ng liwanag. Lahat ng mga signs ay na-fulfill na. No? Itong preaching the gospel, sa tingin niyo po, ay na-fulfill na rin? I think it is happening. Hindi pa dumarating ang ating Panginoon. May kulang ba? Have we missed something, mga kapatid? Ang sabi po dito sa talata, kung ating balikan, and this gospel of the kingdom will be preached into all the world. Ang tanong po, who will do the preaching? Kasi nakalagay lang, and this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness. Sino po ang mag-preach? Sana sinabi ni Matthew na, and this gospel of the kingdom that I will preach. I will be preaching. Or you shall preach. Eh, dapat tayo yun. Huh? Pero dito, hindi sinabi kung sino yung magbigay ng balita. Kaya po mga kapatid, kung ating titingnan yung Hebrew thinking, kapag wala pong subject na nakalagay doon sa talata kung sinong gagawa, it always alludes to God. Bumabalik po ito sa Diyos. Siya ang nagkukos ng bagay na ito. Ngayon po ang Hebrew thinking, kapag hindi nakalagay yung subject, automatic ang Diyos. No? So, in other words, ang gospel proclamation, ito po ay God's initiative. Whether we participate in the mission, in the gospel proclamation, God will finish the preaching of the gospel. In any means, gagamitin niya lahat ng pamamaraan. Ang sabi nga ng ano ay, kahit bato magsasalita. At may mga karanasan doon sa Mindanao, sabi ng mga missionary, na yung bato nga daw doon ay nagsasalita. Experience nila na pagdating nila sa isang lugar, doon sa bundok, walang uneducated yung mga tao doon. No? So yung mga missionary na mga sulads, sila po yung naa-assign, nagtuturo sa mga bundok. May nakita silang group of people, mga katutubo, na sumasamba sa araw ng Sabado. Ano daw ang dahilan? Yun po ay, I forgot the detail. Ang sabi nila ay, is either yung bato or yung kalabaw. Basta, is either sa kalabaw or sa bato ang nagsalita na Sabado ang tamang pagsamba. Kaya sila sumasamba sa araw ng Sabbath. God can use anyone, anything, para tapusin ang gawain, mga kapatid, according dito sa sulat ni Matthew. Kaya ano po ang ating role dito, mga kapatid? What is our role bilang iglesia? Isa po sa mga paborito kong verse, quotation from The Desire of Ages. Ang sabi po dito, God could have reached His object in saving sinners without our aid. But in order for us to develop a character like Christ, we must share in His work. In order to enter into His joy, the joy of seeing souls redeemed by His sacrifice, we must participate
in His labors for their redemption. Dito po mga kapatid, nakikita natin na ang pag-involve natin sa gawain ng ating Panginoon. Ang purpose nito ay character transformation. Ang Diyos po, tayo ay gagawa o hindi, tatapusin ng Panginoon ang gospel proclamation. At ano po ang ating role dito as a church? Ang ating role po dito, at sa tingin ko po, I feel na ito yung sinyalis, yung tanda na hindi pa nangyayari. In general, hindi pa po nangyayari. Balik po tayo doon sa talata. Sabi sa talata, "And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a what? As a witness to the nations, and then the end will come." Ito po, I think, hindi pa in general nangyayari. Yung magiging patotoo ang gospel sa buhay ng isang mananampalataya. Yung gospel proclamation, maraming medium, maraming means, madali lang po gawin. And I think, hindi ko alam kung ano pang bansa ang hindi pa naparating ng pabalita, mga kapatid. Pero yung nakapag-catch ng aking attention, mga kapatid, itong second line, ang sabi dito, "And the gospel of the kingdom will be preached in the world as a witness." Yung gospel, yung good news, ay nagiging totoo sa buhay mo bilang isang Kristiyano. Nakikita ng iyong kapitbahay na ang dala-dala mong mensahe ay isinasabuhay mo. Nagiging witness ka sa gospel na dinadala mo. We can preach a very good sermon on prophecy kung kailan darating ang ating Panginoon. Yes, we can do that. But the question is, nagiging witness ka ba? Yung buhay mo ay nagiging witness doon sa iyong sinasabi. Ito po ang pinaka-challenge, mga kapatid. I think, para sa akin at para sa ating iglesia. We can preach about the Sabbath, yes. Pero ang tanong, ano ba ang magandang nagawa ng Sabbath sa buhay mo? Anong pagbabago ang nagawa ng Sabbath message sa buhay mo? Nabago ba ang iyong character? Nabago ba, nagiging mas mapagpatawad ka ba? Mas nagiging nag-mature ka ba doon sa teaching na iyong ipinapangaral? So, the witnessing, mga kapatid, I think ito ang siguro na-miss ng ilan na sa pag-preach ng gospel, isa sa pinakamalaga ang witnessing. At ito po ay, I think, hindi pa nangyayari sa kabuuan ng ating iglesia. God did not say, you need to preach the gospel and convert the whole world. No. Hindi tayo binigyan ng mission para i-convert ang buong mundo. Ang panawagan sa atin ng Panginoon, be a witness to the world, then I will come. Hinihintay lang po ng Diyos na magiging witness tayo. Gusto ng Diyos na mayroong witness sa gospel niya. At siya po ay muli nang darating. Mga kapatid, I long for that day na tayo na ay magse-celebrate ng 1,000 years sa langit. Amen? Kaya lang kung ang ating dalang mensahe ay hindi maging witness, paano tayo maklaim ng ating Panginoon? Mayroon pong isang napakagandang verse sa Spirit of Prophecy. Ito po ang sabi, Christ Object Lessons, page 69. Christ is waiting with longing desire
for the manifestation of himself in his church. When the character of Christ shall be perfectly reproduced in his people, then he will come and claim them as his own. I think this is very consistent with Matthew 24 verse 14. Ang Diyos, si Kristo po, ay nag-aantay. Ano ba yung sinasabing longing desire? Siya ay mayroong desire na hinihintay niya na mangyari ito for the manifestation of himself in his church, na si Kristo ay mahayag sa kanyang iglesia. Mga kapatid, hindi po ang issue dito yung preaching ng gospel. We don't have any question. Ang pinaka-challenge po dito kung paano si Kristo mahayag sa ating iglesia. Ito po ang kanyang hinihintay. Noong 30 years pa lang ang ating iglesia, kumpara natin ngayon, mas nagiging loving ba tayo ngayon kumpara noon? Mga kapatid, mas nagiging forgiving ba tayo ngayon? Mas naging mapagpakumbaba ba tayo ngayon? Because that is what Christ is waiting for His church. To reflect His character. Ano ba ang character ng ating Panginoon? Jesus never condemns anyone. He is forgiving. He is humble. Ang church ba natin, tayo ba ay mas naging humble ngayon? Are we reflecting the character of Christ? Mga kapatid, ang sabi sa talata, kung ito ay mangyayari na, he will come and claim them as his own. We don't need to convert the whole world, mga kapatid. What we need, or what God needs, is for us to become a witness for the gospel. Then Jesus will come and claim us as His own. Mga kapatid, wala pa akong ibang dalangin para sa Manila Central Church. Ako po personally, ayaw ko na ng another 100 years na mag-celebrate tayo pang 200 years. Ang gusto ko pong i-celebrate sa susunod ay 1,000 years with Jesus in that heavenly kingdom. And we can do that, we can start that by being like Jesus in our brethren, in our neighborhood, sa ating mga kapitbahay. Ang ating mission po nakalagay sa harap, to reach Santa Cruz, that's our neighborhood, with the Advent message. Paano po natin ma-reach yung ating community? By representing Christ. By being a witness to everyone around us. If we can do that, I am sure and I am convinced that Christ is ready to come when we are ready. That is my prayer. May the Lord will bless us.